This is Doggy. Say hi. Meet Doggy, ang pet pig ni Ay Sigera. Agosto noong nakaraang taon nang maging parte ng buhay ni Ay si Doggy the Pig para makasama ni Porky the Dog, ang kanyang pet pug. Sabi ng vet, she can eat like cucumbers, carrots, kamote. But ayaw niya nun. Ang gusto niya apples and pears. Arte-arte. Pero makalipas lang ng ilang buwan sa kanila, look how fat Doggy is now. Shush. Kilite. Ito naman si Harmony, ang cute at lovable pet pig ng mag-asawang Jed at Maria Clark. Baboy na mataba, baboy na makulit. Pero kung umasta, gaya lang din daw ng mga alaga nilang aso. Ay, eto, nagugutom. Nilagyan ko ng dog food. Nakisali siya. Kaya yun, naisipan namin, ay, favorite, gusto niyo pala dog food. E di, yun na yung lagi namin pinapakain sa kanya. At gaya ng mga aso, uber sa lambing din daw si Harmony. At di lang yan. Ang difference talaga, mas matalino ang baboy kaysa sa aso. Kasi madali siyang turuan eh. Like for example, pag dudumi sa CR siya pumupunta. Pag umiihi, dun din. Bunsod ng pagpasok ng African swine fever sa bansa, doble ingat daw sila sa pag-aalaga kay Harmony, lalo't wala pang gamot o bakuna kontra rito. Nasa bahay lang naman siya. Malinis naman. Talagang sa malinis ang paligid. Apo. Saka yung, alam mo naman yung AF swine na yan, eh, ano yan, virus yan eh. Kaya pag nilabas mo yung baboy mo, delikado. O kaya yung mga papasok na tao dito. Ayon sa celebrity vet na si Dr. Ferd Zresho, hindi raw pareho ang pagpapalaki sa mga aso at baboy. They need different kinds of food, vitamins, shelter, and rearing, no? So kailangan sa kanila meron kang lupa na kailangan nilang paghukayan because that's part of their innate need. At kung pag-iwas naman sa ASF ang pag-uusapan, makakaigi raw kung di kaning baboy ang ipapakain sa mga pet pigs. Pag nakakain ng isang pig ng infected or affected meat ng pig, matatransmit sa kanya yan. That's when the infection continues. Oscar Oida, Nakatuto, 24 Oras.